Mga kwentong kababalaghan ni Mang Growly. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang malayong kagubatan, nagtatago ang misteryosong kaharian ng mga diwata. Isang araw, si Amihan, isang diwata ng hangin, ay napansin ang isang kakaibang liwanag mula sa kagubatan. Sa paglalakbay patungo doon, natagpuan niya si Agile Aye, isang maganda at mabagsik na mangkukulang. Nagtagpo ang kanilang mga mata, naglalabas ng kakaibang enerhiya. Agad na naramdaman ni Amihan ang di pangkaraniwang bigkis ng kanilang mga kapangyarihan. May kakaibang puwersa sa pagitan ng hangin at kapangyarihan ni Agile Aye. Diwata ka, tanong ni Agile Aye, may kakaibang pag-iimbot sa kanyang mga mata. At ikaw naman, mangkukulam, sabi ni Amihan, puno ng kuryosidad. Nagusbong ang isang kaakit-akit na alon ng kapangyarihan, isang bigkis na nagbubuklod sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit, may anino ng panganib na bumabalot sa likod ng bawat titig at pag-unawa sa isa't isa. Sa pagitan ng diwata at mangkukulam, magsisimula ang isang kwento ng pagsasama at pagsasangga sa harap ng mga pagsubok at alon ng kapalaran. Dahil sa misteryosong bigkis na nagugma sa kanilang mga kapangyarihan, naging masidi ang kuryosidad ni Amihan at Agile Aya sa isa't isa. Nagpasya silang magsanib puwersa upang tuklasin ang likas na lokeran ng kanilang mga kapangyarihan. Sa ilalim ng kagubatan, dinala sila ng mapanghamon na lihim na lokeran patungo sa lugar na tinatawag na Silong ng Diwa. Isang lugar kung saan nagtataglay ng mga panganib at mababalot ng mahiwagang bagay. Sa bawat hakbang, nadarama ng dalawa ang kakaibang ugnayan ng kanilang mga kapangyarihan. Hinaharap nila ang mga nilalang ng kagubatan, mga diwata at engkanto na nagbabantay sa Silong ng Diwa. Sa bawat pag-atake, ipinakita ni na Amihan at Agile Aye ang kanilang kakayahang magtulungan at labanan ang anumang panganib. Sa huli, natagpuan nila ang Silong ng Diwa, isang lihim na puok na naglalaman ng mga ancient na sekreto at kaalaman tungkol sa kanilang mga kapangyarihan. Doon, nadiskubre nila ang di pangkaraniwang yugto ng bigkis na nag-uugma sa kanilang mga diwa at kapangyarihan. Ngunit, hindi rin nakakaligtaan ng dalawa ang anino ng panganib na patuloy na bumabalot sa kanilang pagtatahi. Ang kanilang paglalakbay sa Silong ng Diwa ay magbubukas ng pintuan sa masalimuot na pakikipagsapalaran at ang pag-uunawa sa isa't isa ay magiging susi sa tagumpay o pagkatalo sa mga hamon ng hinaharap. Sa Silong ng Diwa, nadiskubre ni na Amihan at Agile Aye ang mga sinaunang manuskrito at tropesya tungkol sa kanilang bigkis. Isang kasaysayan ng pagkakaugma ng diwata at mangkukulam na may layuning mapanatili ang balanse sa kaharian ng mga mahiwagang nilalang. Dahil sa mga kaalaman na ito, mas naging malalim ang ugnayan ng dalawa. Nalaman ni Amihan ang lihim na layunin ni Agile Aye sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Isa pala itong pangangalaga sa kaharian ng kagubatan upang mapanatili ang kanyang yaman at kagandahan. Samantalang nalaman naman ni Agile Aye ang papel ni Amihan bilang tagapagtaguyod ng kaharian ng diwata. Ang pagkontrol sa hangin at lakas ng pag-usbong ng halaman ay mahalagang bahagi sa pagpapanatili ng natural na balanse. Sa pag-unawa sa isa't isa, nagbunga ang kanilang bigkis ng mas matibay na pagkakaugma. Nagtulungan silang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang protektahan ang kagubatan laban sa mga panganib. Ipinakita nila sa mga nilalang ng Silong ng Diwa ang kakayahan ng bigkis na mapanatili ang pagkakabalanse sa kapwa nila kaharian. Ngunit, may malupit na panganib na nag-aalangan sa malalim na kagubatan at ito'y magsisilbing pagsubok sa kanilang tapang at pagtutulungan. Sa pagtatagumpay at pagkatalo, magpapatuloy ang kwento ng bigkis ng diwata at mangkukulam sa mga kabanata na darating.
Sa paglipas ng panahon, dumating ang pangangailangan para kay Amihan at Agile Eye na ipagtanggol ang kaharian ng kagubatan laban sa malupit na puwersa ng lupa. Isang makapangyarihang nilalang na kilala bilang Haring Lupa ang nagtatangkang sakupin ang kagubatan at gawing sariling kaharian. Nagsanib puwersa ang diwata at mangkukulam handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Sa harap ng makapangyarihang hukbo ng Haring Lupa, nagamit ng dalawa ang kanilang bigkis upang lumikha ng makapangyarihang bagyong lumilipad na may dalang buhangin at halaman. Sa gitna ng laban, naranasan nina Amihan at Agile Eye ang kahalagahan ng kanilang pagkakaugma. Ang hangin at kapangyarihan ni Amihan ay nagsilbing tagapagtaguyod habang ang alitaptap at apoy ni Agile Eye ay nagiging lakas ng kanilang depensa. Sa pagtatagumpay ng bigkis, nabigo ang Haring Lupa at ang kanyang hukbo. Itinaboy nila ang kapangyarihan ng lupa at bumalik ang kagubatan sa payapang kalagayan. Ngunit, sa pagtatapos ng laban, napagtanto ng dalawa na may mas malalim pang mga hamon na kanilang haharapin. Ang bigkis ng diwata at mangkukulam ay magsisilbing gabay sa pagtahak ng kanilang landas. Sa bawat kabanata, masusubok ang kanilang pagkakaugma at pagkakaunawaan, at patuloy na maglalabas ng tapang at lakas upang mapanatili ang balanse sa mundong kanilang ginagalawan. Matapos ang makapangyarihang laban sa Haring Lupa, nagbukas ang isang bagong yugto sa buhay ni na Amihan at Agile Eye. Ang kanilang pagkakaugma at pagkakatanto sa halaga ng bigkis ay nagdulot ng kapayapaan at kaginhawaan sa kagubatan. Ngunit, sa kabila ng tagumpay, nararamdaman ng dalawa ang pangungulila sa bawat isa. Sa maraming pagkakataon, nagsilbing gabay sa isa't isa ang kanilang kaharian, ngunit dumating ang oras na kailangang bumalik sa sariling mga tungkulin. Isang mapayapang gabi, sa ilalim ng kalangitan, naabot kamay ang mga bituin, nagkasundo sina Amihan at Agile Eye na ituloy ang kanilang landas, ngunit sa magkaibang direksyon. Ang bigkis na nagbuklod sa kanilang mga kapangyarihan ay mananatili, ngunit ngayon ay para na rin silang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa magkabilang dako ng kagubatan. Hindi man tayo magkasama sa araw-araw, ang ating mga diwa at kapangyarihan ay magkakaroon pa rin ng ugnayang hindi maiaalis, sabi ni Amihan, may pusong puno ng pag-asa. At sa bawat hagupit ng hangin at pagniningas ng apoy, alam kong nariyan ka, kasabay ng aking mga pangarap, tugon ni Agile Eye, may ngiting puno ng pag-asa. Sa palam na puno ng pangakong pagbabalik, naglakbay sila ng magkasama patungo sa hilaga at timog. Ang bigkis na ipinagbuklod sa kanilang mga diwa at kapangyarihan ay mananatili, at sa mga paglalakbay na magaganap, hinihintay na muling magtagpo ang landas ng diwata at mangkukulam. Maraming buwan ang lumipas, at sa mga paglalakbay ng diwata at mangkukulam, nagbago ang anyo ng kagubatan. Ngunit sa gitna ng pagbabago, naghintay ang diwata at mangkukulam na masilayan muli ang isa't isa. Sa isang magandang umaga, habang hinahaplos ng hangin ang mga dahon ng kagubatan, dumating si Amihan sa lugar na tinatawag na Puok ng Muling Pagtagpo. Isang misteryosong puok na alam ng mga diwata at mangkukulam na magbubukas ng pintuan para sa pagtatagpo ng mga puso na may pinakamalalim na bigkis. Sa ilalim ng sanga ng puno, naghihintay si Agile Eye, ang kanyang mga mata'y sumisilay sa mga bituin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ang kilig ng matagal na paghihintay. Hindi na nagtagal, nagtagpo ang kanilang mga kamay, at nagsanib puwersa ang kanilang mga kapangyarihan. Sa oras na iyon, nagningning ang langit at nagsilbing saksi ang kalikasan sa masalimuot na pagbabalik ng diwata at mangkukulam. Ang kanilang pagkakaugma ay naging simbolo ng pag-ibig at kapayapaan sa buong kagubatan. Mula sa paglalakbay ng mga hangin hanggang sa lakas ng apoy, ipinakita ng bigkis ang taglay nitong puwersa na hindi kayang durugan ng alinmang panganib.
At sa piling ng isa't isa, napatunayan ni Amihan at Ajol Aya na ang pag-ibig at pagkakaugma ay nagtataglay ng kahangahangang kapangyarihan na nagbubuklod sa magkaibang mundo at nilalang. Sa puok ng muling pagtagpo, nagkaroon ng lihim na selebrasyon ang mga diwata, engkanto, at mga nilalang sa kagubatan bilang pagkilala sa tagumpay ng bigkis, ng diwata at mangkukulam. Ang pag-ibig at pagkakaisa ni Amihan at Ajol Aya ay nagsilbing inspirasyon sa lahat na maaaring magsanib puwersa para sa ikabubuti ng kagubatan. Bagamat masalimuot ang kanilang mga paglalakbay, nahanap ni Amihan at Ajol Aya ang tamang daan patungo sa mas matatag at maayos na kaharian. Sa kanilang pagbabalik, nag-ambag sila ng kanilang mga natutunan mula sa bigkis para sa ikabubuti ng lahat. Naging maligaya ang kagubatan at masigla ang buhay sa puok ng muling pagtagpo. Ang pagmamahala ng diwata at mangkukulam ay nagsilbing inspirasyon sa iba pang nilalang na makisama at magtagumpay sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Sa pangunguna ng bigkis, natutunan ng mga nilalang sa kagubatan na ang pagkakaisa at pag-ibig ay mas malakas kaysa anuman. Ipinagpatuloy ni Amihan at Ajol Aya ang pagbibigay ng halaga sa kapayapaan at pagsusulong ng pagkakaisa sa kanilang kaharian. At sa bawat paglakad, ang bigkis ng diwata at mangkukulam ay nagbigay ng pag-asa sa lahat ng mga nilalang na may mga pag-asa at pangarap na naghihintay lamang na maisabuhay. Ang kanilang kwento ay nagiging inspirasyon sa bawat nilalang na handang baguhin ang kanilang kapalaran para sa mas maganda at mas makatarungan na hinaharap. Sa paglipas ng mga panahon, lumaganap ang mga alamat tungkol sa bigkis ng diwata at mangkukulam sa iba't ibang kaharian. Naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ang kanilang kwento, at maraming nilalang ang nagsusumikap na sundan ang yapok ng magkasintahan. Isang araw, sa malayong kaharian, natagpuan ni Prinsesa Silera ang lumang aklat na naglalarawan sa mga paglalakbay ni Amihan at Ajol Aya. Nahikayat siyang tuklasin ang bigkis at alamin kung paano ito maaaring magkaroon ng malalim na kahulugan sa kanyang sariling kaharian. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya si Prinsipe Alaric, isang tagapagtanggol ng kaharian ng mga mangkukulam. Bagamat may malakas na pagnanasa na makuha ang bigkis para sa sariling layunin, napagtanto ni Alaric na mas makakamit ang kapayapaan kung magsasanib puwersa sila. Nagsanib puwersa si Silera at Alaric upang matuklasan ang lihim ng bigkis. Sa kanilang paglalakbay, natutunan nilang mahalin ang isa't isa at respetuhin ang kaharian ng bawat isa. Sa pagdating nila sa puok ng muling pagtagpo, natagpuan nila ang sagot sa kanilang mga katanungan. Ang kanilang pag-unlad ay nagdulot ng pag-usbong ng bagong pag-asa sa kanilang kaharian. Naglakbay silang dalawa upang itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga diwata at mangkukulam. Ang bigkis na unang nagbuklod kay Amihan at Ajol Aya ay nagpatuloy sa paglakbay ng may bagong misyon at nagbigay inspirasyon sa iba pang naglalakbay na hanapin ang bigkis para sa kanilang sarili. At sa bawat pag-awit ng hangin at pagningas ng apoy, patuloy na umusbong ang pag-asa sa kaharian ng mga nilalang dahil sa mga bagong kwento ng pagkakaugma at pagbabalik ng mga naglalakbay. Sa pag-usbong ng bagong pag-asa, ang mga kaharian ng diwata at mangkukulam ay nagsimula ng magtaglay ng mas malalim na pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa tulong ng bigkis, mas dumami ang mga nilalang na nagsanib puwersa upang itaguyod ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang mundong may kakaibang kagandahan. Bagamat may mga pagsubok pa rin tulad ng pagkatangka ng ilang masamang nilalang, naguluhin ang balanse, nagtagumpay ang mga tagapagtanggol ng bigkis sa pagpapahayag ng kapayapaan. Ang mga diwata at mangkukulam ay nagkaroon ng mga regular na pagtitipon para pag-usapan ang mga isyu at magtulungan sa pagresolba ng mga hamon. Sa gitna ng pagbabago, mas naging malapit ang ugnayan ng mga kaharian.
Natutunan ng bawat nilalang na ang Bidkis ay hindi lamang nagdudugtong sa kanilang mga kapangyarihan, kundi nagbubuklod din ng kanilang mga puso para sa iisang layunin. Sa puok ng muling pagtagpo, masigla ang mga pagdiriwang, at doon ay masayang nagpapasalamat si Amihan at Agile Aya sa biyayang dala ng Bidkis. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba't ibang kaharian, at sa bawat nilalang na naglalakbay upang hanapin ang kanilang sariling Bidkis. Ang mga nilalang sa kagubatan ay nakatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa ilalim ng kaharian ng Bidkis. Sa pagtatapos ng bawat araw, ang pag-awit ng hangin at pagningas ng apoy ay nagpapatuloy sa pagpapahayag ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang Bidkis ng Diwata at Mangkukulam ay nagbukas ng bagong yugto ng kaharian, isang yugto ng pag-asa, pag-ibig, at walang hanggang pagkakaisa. Ang kwento ng Bidkis ng Diwata at Mangkukulam naganap ang isang makulay na pagtatapos at panibagong simula. Ang kaharian ng mga diwata at mangkukulam ay nagtagumpay sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaharmonya sa kanilang kagubatan. Si Amihan at Agile Aya ay nagpatuloy sa pagiging halimbawa ng pagkakaisa. Ang kanilang pagsasama at pagmamahalan ay nagbigay inspirasyon sa iba't ibang lahi sa kanilang kaharian, at ang Bidkis ay naging sagisag ng kanilang tagumpay at pagtataguyod ng kapayapaan. Bagamat mayroong mga pagbabago at hamon, ang kaharian ay laging bukas para sa pagunlad at pag-usbong. Ang puok ng muling pagtagpo ay naging sentro ng kultura at edukasyon kung saan ang mga diwata at mangkukulam ay nag-uugma sa kaharian ng kaalaman at katuwaan. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Amihan at Agile Aya ang kanilang mga pinagmulan at ang mahalagang papel ng Bidkis sa kanilang mga buhay. Patuloy nilang ipinapasa ang mga aral ng pagkakaisa, pagmamahalan, at pangangalaga sa kalikasan sa mga susunod na henerasyon. At sa puok ng muling pagtagpo, ang bawat nilalang ay nagdiriwang sa ilalim ng nagliliyab na liwanag ng pag-asa at pag-ibig. Ang Bidkis ng Diwata at Mangkukulam ay nananatili bilang inspirasyon at gabay sa kaharian, patuloy na nagdadala ng pag-asa at sigla sa buhay ng bawat nilalang na naninirahan sa magandang kagubatan. Sa kaharian ng Diwata at Mangkukulam, dumating ang isang yugto ng katahimikan at pag-aalaga. Matapos ang mga makulay na paglalakbay, tagumpay, at pagmamahalan ni Amihan at Agile Aya, na pagtanto ng magkasintahan, na ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong kagubatan. Nang magsilbing tagapagtaguyod ng Bidkis, naisip ni Amihan na ito ay nararapat na mapabahagi sa ibang kaharian. Sa pagtutulungan ng mga diwata at mangkukulam, inilunsad nila ang isang kampanya ng pagunlad at pag-asa sa ibang mga puok ng kagubatan. Ang puok ng muling pagtagpo ay naging sentro ng pagtuturo at pagbabahagi ng mga kasanayan at kaalaman. Nagkaroon ng mga paaralang nagtuturo tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa at pangangalaga sa kalikasan. Ipinakita ng mga diwata at mangkukulam ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng malasakit at pagmamahalan. Isang araw, habang naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng kaharian, nakatagpo sila ng mga iba't ibang nilalang na nagtaglay ng potensyal para sa Bidkis. Sa bawat puok na kanilang pinuntahan, itinuro nila ang mga prinsipyo ng pagtutulungan at pag-unlad. Nagdala ng kapayapaan at kasiyahan sa kaharian. Sa mga puok na dating ikinakatakot ng mga nilalang, ngayon ay nagiging sagisag ng pag-asa at pag-unlad. Ang Bidkis ay naging simbolo ng pagbabago at pag-usbong patungo sa mas maliwanag at mas maginhawang kinabukasan para sa lahat. Sa ilalim ng nagliliyab na araw, nagdiriwang ang mga diwata at mangkukulam sa tagumpay ng kanilang paglalakbay.
Ang kaganapan ng Big Kiss ay nagbigay daan sa panibagong yugto ng pag-unlad at pagkakaisa. At ang kwento ng Diwata at Mangkukulam ay nagpatuloy sa puso ng kagubatan bilang inspirasyon at gabay. Dumating ang panahon ng paggunita sa mga tagumpay at pagbabagong dala ng Big Kiss, ng Diwata at Mangkukulam. Ang pook ng muling pagtagpo ay nagiging lugar ng pagdiriwang at pagpapasya, kung saan ang mga nilalang ay nagtitipon upang magbigay pugay sa nagdaang mga pangyayari. Nagsagawa ang kaharian ng isang malawakang selebrasyon na tinatawag na Araw ng Paggunita. Ang araw na ito ay puno ng mga palabas, sayawan, at pagdiriwang ng tagumpay ng Big Kiss. Isinagawa ang seremonya sa harap ng puok ng muling pagtagpo kung saan nagbigay pugay ang mga lider ng mga diwata at mangkukulam. Ang Big Kiss na nagsisilbing sagisag ng pagkakaisa ay iniangat sa harap ng lahat bilang tampok ng pagdiriwang. Sa oras na iyon, bumukas ang isang makapangyarihang pinto at isang bagong nilalang ang lumabas. Isang diwata at mangkukulam na may kakaibang liwanag sa kanilang mga mata ang mga tagapagtaguyod ng bagong Big Kiss. Nagsanib puwersa ang luma at bagong henerasyon upang ipagpatuloy ang nasimulan ng Big Kiss. Ang kanilang misyon ay hindi lamang para sa kaharian ng diwata at mangkukulam, kundi pati na rin para sa buong kagubatan at sa lahat ng nilalang na umaasa sa kanilang pangangalaga. Sa araw ng paggunita, ang puok ng muling pagtagpo ay nagningning sa mga ilaw at kulay. Ipinadama ng lahat ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan na nagbukas ng landas para sa mas masalimuot na yugto ng kaharian. Sa pangunguna ng bagong henerasyon, nagpatuloy ang kwento ng Big Kiss ng diwata at mangkukulam. Ang pagwawakas ay hindi lang pagtatapos kundi panimula ng mas malalim at makabuluhang yugto ng pag-usbong at pag-unlad para sa kanilang kaharian at sa buong kagubatan. At dito nagtatapos ang ating kwento, ang Big Kiss, Engkanto at Mangkukulam.